Hello mga boss. Ang gagawin natin ngayon is ang amplifier na ang brand, kung titignan nyo, ayan, Concert 502A. Kung titignan nyo pala, bale, nakabukas na itong amplifier. Nabuksan ko na ito mga boss. At kung papansinin nyo, ayan, marumi yung kanyang loob. Ngayon, ang issue naman nitong amplifier base sa customer, nag-on naman daw itong amplifier kaso umugong. Sa madaling salita mga boss, bale yung mga speaker na nakakonect dito sa amplifier na to, umugong lang. So yun bale ang problema nitong amplifier. Mamaya mga boss, i-test natin yan para makita nyo ang problema nitong amplifier. Pero bago yan, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag yung sanang kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin yung notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, manotify kayo. Kung titignan nyo mga boss, ayan, tapos ko nang malinis tong amplifier. Kahit pa paano naman mga boss, luminis naman, ayan. Ngayon, itatry natin yan bago natin ayusin. So, titignan nyo, bale meron ako dito isang speaker, bale nakatap na yan, ayan. Nakatap tong ating speaker dito sa right channel, ayan. Ngayon, itatry natin to para makita nyo ang problema nito. Pakinggan nyo mga boss. Yun mga boss, kung narinig nyo, umugong lang tong speaker pag on natin. Ngayon, tong kanyang pan, napansin ko rin, di gumagana. So, nakatanggal pala tong kanyang supply. Ngayon, ulitin natin, pakinggan nyo. So, narinig nyo mga boss, umugong lang. Ngayon, ilipat natin tong positive wire dito sa left channel. So, tignan natin kung pati rin ba tong left channel may problema. So, tignan natin. Ayan mga boss, bale, nilipat na muna natin yung positive wire dito sa left channel. Ngayon, pakinggan natin. So, nakita natin, magkabilaan dito sa amplifier, umugong lang yung mga speaker. Ngayon, yan yung ayusin natin ngayon. Tingnan natin kung anong posibleng problema nitong amplifier. So, tanggalin ko lang tong speaker wire. Ngayon mga boss, so nang gagawin natin dito para malaman natin kung saan ba yung problema para madali natin mahanap. Bale, ito yung main board, ito naman yung tong control board. Ngayon, naalamin natin dyan kung saan ba sa dalawa na yan ang may problema. Kung papansin ninyo, dito sa main board, ayan, yung socket na yan na kulay puti. So, tatanggalin natin yan. Ayan. Ngayon, after natin matanggal yan, switch on ulit natin tong amplifier. Tingnan natin kung ugong pa rin ba yung mga speaker na nakatanggal yung socket na yan. Ngayon, sakali man na umugong pa rin yung mga speaker na natanggal yung socket, so ibig sabihin mo boss, nandito sa main board ang problema. Wala sa tong control board. Papansin ninyo, ayan, bale naka-connect ulit yung speaker. So, yon natin ulit ito mo boss. Tingnan natin kung ugong pa rin yung speaker. Pakinggan natin mo boss, bale nakatanggal yung socket. Yan mo boss, narinig nyo. So, umugong pa rin yung speaker kahit na nakatanggal yung socket. Ngayon, masasabi na natin ang problema dito nandito sa main board. So, 101% mga boss, nandiyan ang problema dito sa main board. Ngayon, napansin ko lang itong isang capacitor yan, kung titignan nyo, bloated. So, posible kaya umugong tong speaker nitong amplifier na to dahil dito. So, i-check natin yan. Bale, babaklasin ko na muna tong main board para ma-check natin yung capacitor na yan. So, tanggalin ko lang. Kung titignan nyo, ayan, bale, natanggal ko na tong main board. Ngayon, i-check natin tong capacitor. Ayan, yung isang capacitor, bloated. Papansinin rin natin itong mga capacitor na yan, parang hindi na yan yung original na capacitor nitong amplifier. Ngayon, tatanggalin na muna natin yung isang capacitor na bloated para yun na nga, ma-check natin. So, tanggalin ko lang. Kung titignan nyo mo boss, ayan, bale, natanggal ko na itong isang capacitor. Kung papansinin nyo itong capacitor na to, pati pala dito sa ibaba, ayan, bloated na rin, lumubo na rin.
So talagang may tama na tong capacitor na to. At isa pa, napansin ko mo boss, magaan na tong capacitor. Tapos may napansin rin ako dito sa capacitor na to mo boss, ayan, kung naririnig nyo, may tumutunog dito sa loob kapag ginalog natin tong capacitor. So posible may tama na talaga yung capacitor na yan. So posible rin, baka yan din yung dahilan kung bakit pag on natin dito sa amplifier na to, umugong yung mga speaker. So posible yan. Tanggalin ko na rin tong isang capacitor para yun na nga, ma-check na rin natin. So tanggalin ko lang. Ayan mo boss, bale natanggal ko na rin tong isang capacitor. Kung titignan naman natin tong capacitor na to, mukhang okay pa naman. At isa pa mo boss, mas mabigat yung isang capacitor compare natin dito sa unang tinanggal ko. Kung titignan natin tong value nitong capacitor, halos hindi sila magkapareho mo boss. Yung isa 50 volts, 10,000 UF, yun namang isa 63 volts by 10,000 UF. So magkaiba yung voltage nitong mga capacitor. So posible hindi na nga to yung original na capacitor nitong amplifier na to. Ngayon, bale gagawin natin dahil may problema yung isang capacitor. So maghanap na muna ako ng pamali natin dito sa mga capacitor na yan para matignan natin kung yun ba talaga ang problema, kung bakit tumugong tong amplifier na to. So hanap lang akong capacitor. Ayan, bale meron na akong nahanap na capacitor. Kung titignan nyo, 80 volts by 10,000 UF. Ayan, mas mataas yung voltage nito. Compare natin dito sa dating nakalagay dito sa amplifier. Yung dating capacitor, kung titignan nyo, ayan, magkaiba yung voltage, 63 volts. Yung isa naman, nasa 50 volts. So, mas maganda tong ilalagay natin ngayon, mga boss, mas mataas yung voltage, 80 volts. Ayan. So, ilagay ko lang para matry na natin kung hindi na ba ugong yung mga speaker after natin mapalitan yung mga capacitor na yan. So, ilagay ko lang. Kung titignan nyo, ayan, bale, tapos ko nang may lagay yung mga capacitor. Ngayon, itatry natin ulit tong amplifier. So, lagyan ko ulit ng speaker para matesting natin. Tignan natin kung hindi na ba ugong yung mga speaker. So, iset ko lang. Ayan, kung titignan nyo, bale, nalagyan ko na ng speaker tong amplifier. So, hindi ko na muna binalik tong mainboard sakali man na ganun pa rin. Hindi na tayo magbabaklas pa dito sa mainboard. So, itatry natin tong amplifier na nakaganyan yung mainboard. So, tignan natin, pakinggan natin, mga boss. Saksak ko lang. Switch on. Ayan, mga boss, pakinggan natin. Ayun, nag-switch on na yung relay. Pero, papasinin natin, mga boss, wala tayong naririnig na ugong dito sa speaker. So, check natin yung supply nitong mga capacitor para makita nyo na naka-on talaga tong amplifier. Ayan, kung titignan nyo, 48 volts. Itong mga supply nitong capacitor, ayan. So, ibig sabihin, naka-on talaga tong amplifier. Ngayon, kung papansinin natin, wala na tayong naririnig na ugong dito sa speaker. Ngayon mo boss, try natin kapan itong signal, itong input. Ayan, kung naririnig nyo, kapag ginawakan natin yung input nitong amplifier, meron tayong naririnig na audio dito sa speaker. Bale, ito yung kanyang input, ayan, na socket. Yan yung input nitong kanyang main amplifier. Ayan, kung naririnig nyo mo boss, meron na tayong naririnig na audio at nawala na yung ugong dito sa speaker. Ngayon, try naman natin ilipat yung speaker dito sa left channel. Tignan natin kung okay na rin ba itong kanyang left channel. Pero panigurado mo, boss, okay na rin to. Pero try pa rin natin para makita nyo. Ayan, bale, nilipat lang natin yung positive wire dito sa left channel. Pakinggan natin mo, boss.
Ayan, kung naririnig nyo, meron na rin audio itong left channel. So, nawala na yung umugong dito sa speaker. So, ito nga yung may daylan mo, boss, kung bakit pag on pa lang natin dito sa amplifier, umugong na yung mga speaker dahil dito sa capacitor na yan. Ngayon, dahil login na itong amplifier, napansin nyo, hindi na umugong yung speaker. So, ito nga yung naging daylan, yung capacitor na yan. Ngayon, bubuhin ko lang itong amplifier para matesting pa natin ng 10 beses. So, itatap na natin ngayon itong kanyang itong control board. Kung titignan nyo mo, boss, ayan, bali, tapos ko na may sara itong amplifier. So, okay na itong amplifier na ito, mga boss. Bale, ito yung nakita natin na problema kung bakit tumugong yung mga speaker. Dahil dito sa isang capacitor na yan. Ayan. Ngayon, pinalitan ko na rin yung fan at yung mga potentiometer control. Pinalitan ko na rin yan. Kasi, mga boss, meron na rin palang problema itong mga potentiometer control nitong amplifier. So, pagdating pala sa mga potentiometer control, hindi ko na binidyon pa kasi para hindi na umaba itong ating video. Isa pa, mga boss, alam nyo naman din yan, marami na tayong video pagdating sa mga potentiometer control. Kaya hindi ko na binidyon pa. Ngayon, try pa natin ng 10 beses. Ayan, play tayo ng music. Yun mga boss, nakita natin na wala na yung umugong dito sa mga speaker. Bale, yun lang talaga yung naging problema, yung main filter capacitor na bloated. So sana sa mga beginners dyan, kahit papano, meron ngayon natutunan dito sa ating video. Kung meron man, huwag yun naman sanang kalimutan i-like, share itong ating video. Hanggang dito na lang mga boss, maraming salamat.